It explains the dangers of just going along with the crowd, since statistics point out that fully 95% of the people miss the boat in life. The architect. Basta kasama ka, kompleto na ang aking araw. Tara sabay nating tingnan ang paglubog ng haring araw. Sa mga pabida ay mailap, hanapin ay mahirap. Huwag mo na itong kainahamakin dahil di mo na to mahahagilap. Sa iba pa hindi ba, sa itaas na din. Ako kumikislap at kumukutita. FlipTop Ahon 10! Day 1 pa rin, dito pa rin, TIU Theater, Makati City, palimang laban na ng gabi. FlipTop, magigay para sa parte natin laban. Oh. Shoutout sa lahat ng hip-hop movement sa loob at labas ng Metro Manila, sa Visayas, Mindanao. Tuloy-tuloy lang tayo lahat, palakas ng palakas, mga kanta, mga event, mga battle rap. Pakita natin, lalo-lalo na next year. Abangan nyo, February 7 to 8, 2020. 10th year anniversary ng FlipTop. Yeah. Sa kanan ko, Antipolo represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Hazky. Daming naiisip, aligagana. Di ko alam ang uunahin, alin gagana. Kaya sana, wag puro sana, kasi wala din. Pangarap di basta naaabot, parang Aladdin. Papel ko sa mundong ibabaw, tapos ang pahina. Kung ako ay parang pusong, biglang nagpahinga. Ginto ang bawat sandali sa pag-abot ng tagumpay. Parang orasan bawal, tumigil ang aking kamay. Yan, shoutouts nga pala kay Kuya Edwin, kay Ate Ness, kay Ma'am Kit, Zen Events, Zen Bazaar, sa Pamilya Bente, Eric G-Boy Litang, Engineer Jimmer Encarnacion, kay Ate Eledet and Kia, No Direction ng Batang San Diego, may Kawayan Bulacan, Parachute, Icarus Clothing, Rehip Mo at No Manas Album, abangan nyo nga po pala. Yun, supportahan nyo, subscribe nyo ako, Hazky TV. Hazky TV, subscribe nyo yan. At sa kaliwa naman, galing pang Digos represent pero galing pa Mindanao para sa inyo, magingay tayo lahat para kay NIkki. Nakikunong init bugnaw bisan ik anak ug subaw kalawasan nangahugaw pero wa ko giga ulaw mga ampaw sigig yaw yaw ay nahimo puro kantsa walay liho puro tanaw pagpangani nakikagdaw pweh pweh ayaw ko og labad labara kubal sa imong nawong brad panipsi kay baga baga na hilom kong magsaba saba ra na buhi ko nga wala ka kung giipon ko lang singot na tinulo sigurado kuron bahana. Shout out kay Mama Rizel Nakamura ng Japan, Crystal Joy Kabantingan, Maynard Tabaran sa Niza Matyasher Membisa, Peace Network Reality Clothing, tropang Muslim sa Ardex Corps sa Dato Class, salamat sa pagtanggap. Shoutout sa General Luna, shoutout sa Rehip Mo. Tuloy-tuloy lang tayo. Ikaw ba naman, ha? Nanalo ng koito si NIkki, pinili niya mauna si Hazky. Tig 2 minuto, dapat non-tournament battle to, pakinggan natin. Enjoy natin to, Ahon 10. Hazky. Yo, yo! FlipTop game? Yeah! Boss, eto na ba si NIkki? Yung sinasabi mong ignoranting probinsyano? Yung kahit nasa bus nilalabas yung ulo pag nakakita ng eroplano. 10 million views na yung katangahan mo. Yung laban mo kay Sinyong gago ka. Naka-costume ka ng Batman tapos sasabihin mo kabayo ka. Sige, humayo ka. Ensayo pa. Di lang to pakapala ng muka. Sa karerang to ako ang tagahataw. Masakit ang bawat pahiya. Hiya! Anong ipagyayabang mo sa amin? Yung gera sa Mindanao? Na kesyo sanay ka sa patayan at may bangkay na natatanaw? Yung nakikipagbarilan? O bakit isa ka ba? Yung pinagmamayabang mong tapang ipagkatao ng iba? Kaya putok-batok na itong si NIkki. Putok-batok na ito sa akin. Sa sobrang taba ng utak,
Hahalik to sa sahig at gumagapang pa sa lusak. Mali ka ng pinasok na digmaan, kasi mas masahol pa to sa cardiac na kapag manunood ka ng battle, makakaranas ka ng war shot. Ha! Kinapos! Mahal ang bala sa Maynila, kaya wala ng warning shot. Titiri ka na lang ng kandila kapag patay na on the spot. Di uso ligaw na bala, kaya sayang sa pulbura. May manghihinayang ba kay NIkki? Kasi sayang sa pulbura. Halos ilang gabi akong puyat, kulang sa tulog dahil sa'yo. Iniisip ko pa lang yung mukha mo, sobrang distracted na ako. Ikaw ang pinakamahirap na nakalaban ko sa liga. Hindi dahil magaling, kasi pulubi ka sa bara. Yung laban mo kay Sayad, all 3 rounds, nonsense yung katumbas. Panaypuna mo ng kahinaan, eh wala ka namang maipakitang malakas. Samantalang ako may arm strong, kaya ako nagpatuloy. Suntok sa buwan akong Apollo, ikaw Apollo na kiboloy. Ganto daw ang itsura ng heartthrob sa Mindanao. Ang sarap mong chinelasin. Mahiya ka nga sa balat mo, hindi ka kayang itago kahit boysin. Nung nalaman na itong ako, makakalaban niya, nagpalit agad ng profile pic si Gago. This is it, yung pa yung caption. Madami na kasing ipon sa kwaderno, pues di plato dala ko, kaya wala tong lalamunan. Di plato dala ko, kaya wala kong uurungan. Kahit gutom pa to si NIkki, tsak wala tong lalamunan. Kung mabenta ka sa Mindanao, yung plano ni Enigma, palpak. Echapuera tong isang plastic ang hanap namin dito, sak. Pero nandiyan na yan eh. Hati-hatiin na lang muna, gantong kabayong dumating, tapa lang to sa eksena. Tangina, payat walang laman kung may agri sa ginawa. Sa ilalim ng lupa, dun ka magpataba. At kung talagang matalino ka, alam mo yung lagusan palabas. Di namin kailangan ng madami, kailangan namin malalakas. Tinira pa yung pagiging heartthrob ko. Sarap mo bigyan ng suntok. Wala kang pakialam, Hazky, kung ganito yung gwapo sa bundok. Yo, kung usapan ay puntusan, ako ay mas angat sa puntuhan. Nagsasanay ka pa lang sa suntukan, ako'y nasanay na sa putukan. Di ba gusto mo ng durugan, dikdikan at pugutan? Pwes, magsimula tayo sa hukayan. Pagkatapos, ikakahon kita sa Tupperware best. Total, gusto mo naman pala ng baunan. NIkki versus Hazky, sa labang to, di ako kabado. Yung match-up Malayano, banal na aso, santong kabayo. In fact, natatawa ako. Sa kabayo ka pinagkarera, ako ay lubusang nabagot. Walang bayag to na mapakita, kasi bahag kanyang buntot. Asong to ay tanpulots, kaya humanda ka na lintek. Alam mo ba yung tungkol sa Yolen? Pwes itanong mo kay Incheck. At mas malakas akong mambetsin sa'yo. Babae halos di na makatindig. Kaya huwag na kayo magtaka kung maya-maya tong aso nyo, gumula na yung bibig. Sa'yo wala kaming bilib. Puro tahol ka lang sa wars, hindi ka malakas bumara porkit merong bars sa barks. Bars! At
At di ba pangalan mo ay Jerry? Kung ganun, di ka husky, tanga. Nagpapakadogi ka pa, eh alam naman natin na yung Jerry, daga. Pero wala na kong pake. Kahit magpaka Jerry ko, Jerry West, o Jerry ng F4 ka pa ngayong gabi, magkuklose na ang windows mo sa liga parang inalt F4 kita. At kinatatakutan to sa antipolo mula noon hanggang ngayon. Oo, takot lahat sa mukha mo na yung hugis bulkang mayon. Yeah! At kinumpara pa yung sarili kay Babalu. Ganun kakababa. Akalain mo, baba ka na, low ka pa, ganun kakababa! Isa kang literal na hampas lupa. Sana ipansin mo yan, iho. Kasi sa lapad ng noo at tulis ng baba mo, malamang na pagkakamalan kang piko. Lagi pang present yung birthday party to. Puta, di ko na matay. Mukha ni Hazky, maaalala nyo. Sa tuwing mag-e-slice kayo ng cake, yeah! At di ba RPN ka? Sa inyo, malaki ang utang na loob ko at respeto. Oo, lalong-lalo na sa founder ninyo. Rest in peace, Sir Roberto Benedicto. Kasi nagpapasalamat ako sa RPN sa pagpapalabas nyo ng Marimar. Sobrang hot na mga kissing scene, daig pa si Hayden ko at Maricar. Bago pa may pera o bayong, meron na kayong kwarta o kahon. At dahil sa Battle of the Brains noon, naging engineer ako ngayon. Kaya salamat sa RPN. Salamat, Radio Philippine Network. RPN, leading your way. Isa lang ang masasabi ko, at yun ang totoo. Pag nakausap nyo to ng harapan, ang baho ng hininga nito. Totoo! Bukod sa mga linya niya, yung hininga niya sumusuntok. Hindi baril yung tinutukoy ko kapag sinabi kong kaya na itong makipagpalitan ng putok. Siya daw ang albularyo ng tugma! Wala kay kaugmaon sa paghimo og tugma! Hindi nyo alam yan. Tang ina, nakatikim ka lang ng konti, feeling mo rich kid na ng Pilipinas. Nakakain ka lang ng corned beef, ayaw na ng sardinas. Kapag may inuman dun sa inyo, wala nang nagyayaya. Kapag lasing, tamang kung fu. Kung pumulutan, mayat maya. Kapag may event, wala nang kumukuwang organizer. Kabataan, iwas droga, ganto itsura ng performer. Alam naming di ka adik, sadya ka lang mukhang lulong. Pero ang sarap mong ikulong, ipasundot sa bata ng tingting sa ilong. Pero, huwag kayo. Ito na siguro yung tamang panahon para malaman mo yung totoo. Nirape yung nanay mo sa gubat, kaya ganyan itsura mo. Mga ayop sila. Palaka, kambing, kabayo, unggoy, halinghinang kababuyan. Ito ang resulta ng nasabing nangyaring kahayupan. Pero, artistahin naman tong si NIkki.
May kamukha nga to sa Tulfo. Tuloy po ang kaso. Walang magbabago. Di ba sa tabing ilog ka pinanganak? Eh ba't ganyan itsura mo? Yung tight yung magugulat pag ginamit sa'yo. Ayaw niya ng gulay. Galit siya kasi lugi. Puro pampalinaw ng mata, wala daw pampapugi. Ay nako, kay magtigil ka bay. Dili ako manood ng imong battle kay sayang wifi. Giatay ka gid. Kalahati ng muka, puro gilagid. Kapag nireto mo to sa bulag, nakapa, tatanggihan pa ng husto. Isa ka sa haligi ng hip-hop sa Mindanao, eh ba't tampulang ka ng tukso? Pag natutulog to, parang mayak-maya, kailangan kuna ng pulso. Nung lumabas ka nung Halloween, nagtakbuhan yung multo. Tapos magtataka ka pa. Pagkakataon mo nang mag-day off, umiksena ka pa. Suotan lang to ng shades yung mga babae, tilian na. Ay! May ipis tang ina. Buti pa sa unan, merong yumayakap. Buti pa kay Rodney, merong humahanap. Buti pa sa asong nabubugbog, pwedeng makipagpalit ng muka. Pero kay NIkki, tang ina, wala. Nung naranasan kong matalo, halos hindi ako mapalagay. Sabi ko sa susunod kong laban, di na ako magiging mapagbigay. Biglang lumindol sa Mindanao. Saktong malapit na yung Ahon, pinili kitang makalaban para pasimpleng tulong makabangon. Sinasabi ko lang sa'yo, wala akong planong manumbat. Alam kong wala kang utang na loob, malalaman din na yan ng lahat. Time. Mga banat mo sa akin, tang ina, walang kwenta. Tutulungan niya daw ako, baka nakakalimutan mo, engineer ako, marami akong pera. Damn, erotic na. Yo! Nung laban mo kay Onyx, sa gender mo ako'y nagduda. Nagdo, reme, patumputa, halatang mahilig sa sanota. Pirit-bilit tinatago pa yung kate. Akala mo hadhad. Pero nung tinapat na sa aring araw, di na niya mapigilang magladlad. Kasi, nag-ala boss lots to kay Apex. Aba pam, bihira. Sa round 3 nang de-distract ka pa. Para focus niya masira, di ba? Di mo nagampanan pagiging boss lots. Sa ginawa mo kitang kita kasi, alam naman natin na di nang de-distract si boss lots pag si Apex na tumira. Sobrang lakas mong mang-distract para kang sandatang makabago. Sobrang hilig mo sa distract, galawang makagago. Nang dahil sa panalo, boto ng hurado, pangalan niya bumaho at dinaig pa ang hit ng eagle sa pagiging desperado. Rick, eto na ba yung bata mo? Bakit ang tanda? Mula nang tinapat mo sa haring araw to, mukha ata nalanta. Ano ba nangyari, tol? Di ka naman ganyan before. Mukha mo ngayon pang horror, halata na pang chakra. Pang chakra till enroll. Pang chakra till enroll. At siya daw ang forbidden superhero. Siya si Pantiman. Grupo niya Pantibo. Tawag nila Pantigang. Katawan niya Pantikong. Sa battle na kapanti lang, yung baba niya Pantakong, habang rap skills niya Pantimang. At bida to sa pelikula, ang pamagat, Panty Sisters.
Pag nagbigay ito ng linya, hindi punchline tawag doon, kundi pantyliners. Hentai kamen, yung may panty sa ulo, puta ang arte mo. Paalala lang, Hazky, hard trap to. Malamang laglag yung panty mo. At bilang basta-basta hard trap, Mindanao hard trap. Kaya madugo kapag tumira. Pag nilaglag ko yung panty mong maskara, malamang pati ang ulo mo kasama. At nung naghubad si Hearty, halos di mapigil yung hype. Nung naghubad si Hazky, sobrang daming nag-dislike. Tanggapin mo na lang, bay, na hindi ka nila type sa itim kasi ng puwet at singit mo, kala nila batok yun ni Tay. Nung nagpanti ka sa mukha, maraming girls ang pumalag at sa galit nagpigil. Kasi di nila matanggap ng yung mukha nila ganito kasagwa. Puro kublubot, tapos nasa ibaba pa yung tinggil. Time! Time ulang panat, Hazky, pangga natin! Yo! Mistulang torture ang proseso ng pagkatay ko kay NIkki. Kahit busy sa mga guesting at album sa 2020, umuwi ako sa bahay na imbis magpahinga, hinahawakan ko yung panulat, tinatapos pa kita, kaya bawat suntok nitong si NIkki, malabong pumakyaw parang Morales. Sulat mo mapapansin, wish ko lang Vicky Morales, kasi anong nakakatakot dyan? Eh mas mukha ngang salot yan. Di ka malakas magpatawa, given lang sa pangit yan. Bata pa lang ako, napapanood ko na to. Sa Animal Planet at sa National Geo. Oh, grabe, totoo. Ang saya-saya ko. Discovery Channel naka-discover sa'yo. 'Di ba yung mga paniki sa palabas nagiging vampira? Ito yung dugyot na version, alampira. Siya daw si Dracula. Mainit na tubig yung dala. Ginagawang tsaa, napkin na may regla. Buhusan lang to ng gasolina, yung gasolina dudulas lang. Chemical reaction, ano pang susunugin dyan? Kasi maitim ka pa sa peklat ng Aprikanong may buni. Ano pang gamit mong lotion? Kiwi? NIkki, kiwi, bars. Nung sinabi ni Enigma sa akin yung totoo, parang yung puso ko kinurot. Nag-rap ka para itaguyod yung tribo ng igurot. Nanay mo ipugaw, tatay mo igurot. Anong tawag sa lahi mo? Ipururot. Pero seryoso! Yung laban mo kay Iceberg, sabi mo kay Enigma, Enigma, putang ina ka! Very wrong. Meron ka pang setup ng oo, tinuod na. Siya daw ang may pinakagwapong mukha sa FlipTop. Didilaan daw ni Enigma yung ari niya bilang respeto sa hip-hop. Kapag nilabasan sa sobrang sarap, lulunukin ni Enigma yung katas. Ngayon sabihin mo sa akin alin doon yung malakas. Binaba mo yung dignidad ng dahilan kung bakit ka nandito. Kung wala kang utang na loob, matuto ka man lang sanang rumispeto. Okay lang na umalma yung Bisaya sa panggagago ng Maynila, pero base sa ginawa mo, sobrang mali na ata. Gaguhin mo na ako o kahit sinong taong nandito. Huwag lang yung taong nagpapalamon sa kaluluwa ng pagiging hip-hop mo. Kaya sinadya kong di mag-costume. Iniwanan ko sa bahay, madami na kasing mapagbalat kayo at di na kayang magpakatunay. Yo, yung round mo, puta sobrang hangin bro. Binastos ko daw si Enigma sa Cebu, ba't di siya yung tanungin mo? Diba? Yo, the joke lang. Ikaw kasi, yung tangin na mo talaga. Dahil, tangin na, nababasos mo. Dahil, say. Yo, game. Isa tong tricycle driver. Tweh. Isa tong tricycle driver. Nasa sobrang bobo,
nagpaparibor ng wiper. Mukhang tomboy na Mio driver na tinapat sa pinakamahusay magdala ng sniper. Kaya tong tricycle driver, dito, walang kwenta. Ba't nakapasok to sa circuit ko? Pang four wheels ang nakasanayan kong karera, kaya alanganin niyang three rounds mo. At lahat ng sumasakay sa'yo, tangina, nagtatanim ng galit. Kasi sa tuwing bumababa sila sa tricycle mo, nawawalan sila ng wallet. At napanood ko yung laban mo kay Black Fate. Puta ang cute. Tawang-tawa ko sa panonood habang yung volume nakamute. Tawang-tawa ko sa panonood habang yung volume nakamute. At game-game. At nung laban nyo no, Shernan, nagmistulang sumbungan portion. Flip-top buwelta, balentong six. Ginawa nyong rapi tulpo in action. Pero ako'y saludo pa rin pare sa ideya nyo't konsepto. Away sa harap ng presidente, parang eksena sa pamilya ng Barreto. At speaking of Barreto, sa kanila, may kapareho ka pre. Puta, nakakainggit ka. Akala ko nga nun ikaw si Marjorie eh. Kasi pinagsisigawan mong kabit ka. Oo, kabit. Magnanakaw ng atensyon, panghuhut-hut ang intensyon. Sa sobrang lawak ng imahinasyon, pati ibang relasyon, inambisyon. Kahit may kissable lips ka pa, sexy body, large booty, incredible boobs, durian ka pa rin sa aking paningin. Kasi kahit gaano kapakasarap ng ina mo ka, mabaho ka pa rin. Malandi! Kerida ka, traidor! Makate! Mukhang pera, impostor! Pero in fairness, bagay sa'yo maging kabeta. Kasi mukha kang konduktor! At galit na galit sa'yo si Mark Zuckerberg. Puta. At galit na galit sa'yo si Uncle Mark Zuckerberg. Puta, magtago ka na sa hideout. Sa dami daw kasi ng quotes na kinuha mo sa FB, di mo man lang daw siya nagawang i-shoutout. At nakita ko to nung Ahon 8. Naghubad pa to ulit at sa crowd pa nagyabang. Pangalawang beses mo na yung ginawa. Galawan mo pang badang. Pero yung Ilonggo, walang pake sa pinakit, sa dala mong costume at props, na pag-goodbye mo lang naman yung Martin kasi binigyan mo siya ng pops. Ano pops? Yaka pa? Mukhang hinang-hina ka pa. Pinaliguan na kita ng lait, kaya ngayon basang-basa ka na. Alam kong ahas ka tangina, kaya binalatan kita at pinagapang ko all three rounds kasi mukhang sawang-sawa ka na. Hazky vs. NIkki. Mag-i-ice mong best kung na-enjoy niyo yung laban na yun. Shoutout sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 3-2. Mag-igay para kay Hazky. Yo, maraming salamat. Shoutouts nga pala kay J. Mike. Yun. Props sa'yo. Rigid mo, General Luna, Digo, Santipolo, Hiphop, tuloy tuloy lang. Oo, shoutout sa boss ko na binayawin ako dito, si Sir Arvin, sa sinaservin mo sa Arlex Corp. Maraming salamat. At sa lahat ng tropa na sumuporta, maraming salamat. Ayun, binoto ko si Hazky. Hindi ko sila binoto by round. Pakabuhan. Round 1, round 2. Kita naman natin parehong nagpapalitan sila ng jokes, ng bara. At alam ko nag-enjoy naman kayo lahat doon. Bale, ayun, pangkabuhan, round 3, medyo lumay-lay si NIkki. Pero kahit nabawi niya, kumbaga, ando na yun, parang lumay-lay na siya. Kaya binigay ko kaya sa'yo. Binoto ko si Hazky sa round 1 kasi
Akala ko kanya na yon. Nag-round naman si NIkki, nabawi niya. Nung nag-round to si Hazky, ang lakas. Akala ko wala na. Nung pagdating ng round 2 ni NIkki, pucha, iba yung rebuttals niya, yung punto. Halos pantay lang eh. Kaya lang pagdating sa round 3, akala ko si Hazky pawalay na yung bitaw. Biglang paangat yung kanya. Si NIkki naman, okay, hanggang sa medyo lumalay lang, nag-i-stumble na. Pero malakas pa rin. Lumamang lang ng konti sa round 3 si Hazky, kaya Hazky. Yan, dahil sa round 1, binigay ko kay NIkki, tapos round 2, binigay ko kay Hazky. Tapos sa round 3, para sa akin, nakuha pa rin ni NIkki yun kasi kumbaga parang naibalik niya yung sarili niya din sa linya na naman. So yun, 2-1 NIkki. Yeah, range, round 1 and 2 para kay NIkki, round 3 para kay Hazky. Yun lang po.